Mainit ang mga netizen ngayon kay Paulo Contis dahil sa issue ng kanyang hiwalayan sa aktres at karelasyon niya for 6 years na si LJ Reyes. Marami ang naniniwala na third party ang dahilan ng kanilang hiwalayan dahil sa mga video at larawan na lumabas, nakasama ng aktor ang kanyang co-star na si Yen Santos sa Baguio kamakailan lang. Hindi maiwasan na husgahan at kutsain ang aktor sa social media. Sino nga ba si Paulo Contis? The Philippine Showbiz List presents ang tunay na pagkatao ni Paulo Contis. Family and Education. Si Paulo Enrico Tusi Contis ay isinilang noong March 14, 1984. Ang kanyang ama ay si Renato Soro Contis, isang Italian. Ang kanyang ina naman ay si Jean Contis, isang Pinay na mula sa Gigmoto, Catanduanes, kung saan madami silang mga kamag-anak. Ngunit lumaki at nag-aral at nagtrabaho sa Maynila na si Jean. Pumanaw si Renato noong February ng 2010 dahil sa cancer sa lymph nodes. Malapit si Paulo sa kanyang ama na si Renato. Ang tawag niya sa kay Renato ay Papa at idolo niya ito. Si Jean naman ay isang stroke survivor. May isa pang kapatid si Paulo, ang kanyang kuya na si Carlo Contis. Pinangalanan siyang Paulo Enrico na pangalan ng isang apostle at Enrico naman na isang emperor. Nais din daw ng tatay niya na ang pangalan nilang magkakapatid ay madaling bigasin ng mga Italiano at Pinoy nilang kamag-anak. Ang Paulo at Enrico din ay parehong ginagamit ng mga Italiano at mga Pilipino. Nung maliit pa siya, ang tawag sa kanya ay Pau-Pau, minsan naman Pau, at noong lumaki na siya ay naging Paulo na. Nag-aral si Paulo sa La Salle Green Hills mula kinder hanggang grade 2. Sa OB Montessori naman sa Green Hills din siya na grade 3 hanggang grade 7. Nag-high school siya sa ABS-CBN Distance Learning Center at nag-college naman siya sa Enderan Colleges. Showbiz. 4 na taong gulang noon si Paulo nang sinamahan niya ang kanyang kuya Carlo sa VTR nito para sa isang TV commercial. Makulit daw siya noon kaya napansin siya ng mga producers at ginawa nga niya ang kanyang unang commercial sa Tang Orange Drink. Isang taon ang nakalipas ay nakagawa siya ng mga pelikula matapos siyang mapanood ng isang producer sa kanyang commercial ng Warren Brief at sa pelikula na Mahalin Mo Ang Asawa Ko kasama sina Janice de Belen at Gabby Concepcion na dinirek ni Mauro Guia sa Monte. Napasama din siya sa ilang mga show sa TV. Noong 7 taong gulang siya ay nakasama siya sa Mara Clara at sa Ang TV at pagkatapos sa Okie Dokie Dok at lumalabas din siya noon sa ASAP. Lahat ng mga palabas na ito ay sa ABS-CBN. Mula noon ay nakilala na si Paulo Contis bilang isang magaling na child star. Mula sa kanyang child star image ay nag-transition si Paulo sa mga mature roles nang siya ay mag-teenager na. Nakilala siya bilang si Badong Magtibay sa youth-oriented show na Tabing Ilog. Dito ay nakasama niya ang iba pa mga sikat na young stars noon gaya nina John Lloyd Cruz, Kay Abad at Patrick Garcia. Kasama din siya noon sa iconic na teleserye na Pangako Sa'yo, kasama sina Jericho Rosales at Christine Hermosa, kung saan naging leading lady niya si Jody Santa Maria. Ginampanan niya ang karakter ni Vinny. Taong 2004, nang lumipat si Paulo sa GMA Network, mas naging mature ang mga roles ni Paulo, lalo pat naihanay siya sa mga artista na gumaganap ng mga kontrabida roles. Taong 2008, nang nanalo siyang Best Actor sa 24th PMPC Star Awards para sa pelikulang Banal. Mula din noong 2005, ay lumalabas-labas siya sa comedy gag show na Bubble Gang at naging regular cast mula noong 2012. Maliban sa pag-arte, ay naging host din si Paulo noon ng ilang mga shows gaya ng OC to the Max, Wipeout, Matira ang Matibay, I Shine Talent Camp TV, and Many Many Prizes. Noong nakaraang taon at ng taong ito ay may mga pelikula si Paulo sa streaming platform na Netflix ang nag-trending. Ito ang Through Night and Day, Ang Pangarap Kong Hold Up, at A Far Away Land. Mga babae sa buhay ni Paulo. Ang unang babae na minahal ni Paulo ay kanyang ina na si Jean Contis na naka-recover sa stroke noong 2019. Ayon din sa mga chismis noon, nakarelasyon daw ni Paulo ang kanyang co-star na si Desiree Del Valle noong early 2000s. Nakadate naman ni Paulo noong 2002 hanggang 2004
ang host at actress at pareho niyang may dugong Italiano na si Nancy Castiglione. Nakarelasyon din ni Paolo si Isabel Oli noong 2006 hanggang 2008. Inamin pa nga ni Isabel na na-engage sila ni Paolo sa loob ng 3 linggo bago niya binalik ang Sing Sing. Si Lian Paz ang babae na pinakasalan ni Paolo sa isang civil wedding noong 2009. Nagkaroon sila ng 2 anak na babae, sina Sonia at Celine. Si Celine ang pangalan ni Paolo na napakagandang bata. Ganon din si Sonia na kasing ganda ng kanyang ate. Fun fact, magkaiba man ang taon ng kapanganakan, parehong birthday nila ay March 7. Unang naging magkatrabaho sina Paolo at LJ Reyes noong 2005 sa serye na Sugo. Ngunit nagsimula silang mag-date noong 2015. Nagkaroon sila ng anak na babae na si Summer noong 2019. August 27, 2021 ay kinumpirma ni LJ na hiwalay na sila ni Paolo. Masalimuot ang dahilan ng kanilang hiwalayan pero malinaw na hindi ito matatawag na mutual decision. Inamin ni LJ na sa una nilang pag-uusap, siya ay nag-initiate na mag-break sila. Pero makalipas ang ilang araw, sa pangalawang masinsina nilang pag-uusap noong Agosto, si Paolo ang umayaw na. Ipinaliwanag ni LJ na sa loob ng 6 na taon nilang relasyon, minahal niya si Paolo dahil nakita niyang sincero ito sa pagmamahal sa kanya at sa anak niyang si Aki. Aminado si LJ na tumayong mabuting ama si Paolo kay Aki noong sila palang 3 at lalo pa itong naging hands-on father kay Summer. Homebody din daw si Paolo. Ngunit ayon kay LJ, late last year nang simula niyang mapansin ang mga pagbabago sa ugali ni Paolo. Nawala na din daw ang mga katangian na minahal niya kay Paolo. Lumuluhang inamin ni LJ na inilihim niya sa publiko at naging sa mga taong malapit sa kanya ang daladala niyang problema sa relasyon nila ng long-time live-in partner. Ilang buwan bago ang mitsa ng kanilang hiwalayan, hindi daw siya nagkulang na subukang kausapin si Paolo sa nararamdaman niyang pagbabago sa kanilang relasyon. Hirap si LJ sa pagdetalye ng mitsa ng breakup nila ni Paolo. Sinabi ni LJ na sinira ni Paolo ang tiwala niya rito. Ito raw ang dahilan ng desisyon ni LJ na magtungo sa New York kasama ng mga anak. Sa gitna ng kontrobersya ng hiwalayan ni na Paolo Contis at LJ Reyes ay nasama ang pangalan ni Yen Santos. Siya ang tinuturong third party. Ngunit tikom ang bibig ni Yen tungkol dito. Hindi pa rin tumitigil ang ilang mga netizen sa pagkabit sa pangalan ni Yen bilang ang third party sa breakup ni na Paolo at LJ. Pagkatapos isiwalat ni LJ ang kanilang hiwalayan, namataan naman si Paolo Conti sa Manawag Church, Pangasinan. Makikitang may ka-holding hands itong babae na parehas lang naka-face mask at face shield na makikita sa isang TikTok video. Pagkatapos niyan, nakita din silang kumakain daw sa Baguio at tila ba ay napaka-sweet nila sa isa't isa. Nagsusubuan daw sila habang kumakain. May nagsasabing si Yen daw ang kasamang babae ni Paolo. Noong September 8, 2021, binasag ni Paolo ang kanyang katahimikan tungkol sa issue. Ayon sa kanyang post sa Instagram, after lumabas ang interview ni LJ, katakot-takot na pang-aalipusta at pambabatikos ang natanggap ko. I can't say I don't deserve it kaya tinatanggap ko lang ito. I understand all your frustrations, gusto ko sana manahimik, kaya lang marami ng mga nadamay na hindi dapat, kaya mas mabuti sigurong sagutin ko ang ilan sa mga ito. Sinagot niya ang lahat ng espekulasyon isa-isa. Tungkol sa droga, hindi ito totoo. Minahal at inalagaan niya sina LJ at ang mga bata. Sa third party, inamin niyang naging marupok siya at ugag sa ilang taon nilang pagsasama. Hindi siya proud dito. For that, he is sincerely sorry. He is truly ashamed of his actions. Hindi daw si Yen ang totoong rason ng kanilang breakup. Matagal na silang hindi okay ni LJ, mainly because of Paolo. Masyado daw nadiin si Yen sa issue at pati ang pag-promote ng movie nila ay nabahira ng kung ano-ano. Totoong pumunta siya ng Baguio for 3 days dahil ayaw niya na daw sa Maynila at gusto niya makapag-isip-isip. Naging insensitive siya tungkol sa mga possible effects ng issue at inimbita niya si Yen for a day para makausap ito since malapit lang si Yen sa North din. Pumunta daw doon si Yen as a friend. Hindi niya daw maisip na madadamay si Yen ng ganito. Nakiusap din siya na wag na i-bash ang kanyang manager na si Lolit Solis. Patuloy ni Paolo,
I'm sorry sa lahat ng nadamay sa issue na to. I want to apologize to Lian and the kids na nagulo na naman ang tahimik na buhay dahil sa akin. I'm sorry to my mom. Please don't worry about me too much. I'm sorry to my team na hindi na nakakatulog dahil sa akin. To Summer, I'm sorry my ganda. I love and miss you so much. Papa will do his best to be better. I will always be here for you. I promise. To Aki, I wish I could have done things differently and listened to you more. I'm sorry, I failed you. To LJ, I'm very sorry for everything, sa lahat-lahat. I will work on making myself a better person and learning from this. But for now, please respect our privacy and pray for us. Ngayon, kung hindi pa kayo pagod, please direct all your hate and bashings at me. No one else deserves it. Ako lang. Thank you. Ngunit, wala pang isang buong araw mula nang aminin ni Paulo Contis ang pagpunta niya sa Baguio kasama si Ian Santos, panibagong litrato ang lumutang sa social media. Makikitang nakunan si Paulo sa isang Japanese restaurant sa Baguio at inupload yun sa Facebook noong August 31. Isang male crew ang kasama ni Paulo at halatang pinaunlakan ng aktor ang photo op kasama nito. Sa caption nakasaad na bumisita sa lugar si Paulo noong August 25. Pero sinasabing may stolen shot din si Paulo na kumakain sa parehong restaurant kasama ng isang babae. Naka-hoodie ang lalaki sa litrato, nakapareho raw ng hoodie na suot ni Paulo. Bahagyang malabo ang kuha ng litrato na kulay gray ang kulay at waring mula sa CCTV ang screenshot. Makikita namang may nakahaing bowls ng ramen sa mesa ng dalawa. Isang netizen ang kumustyon sa pahayag ni Paulo na sa loob ng tatlong araw niyang pamamalagi sa Baguio ay may isang araw nakasama niya si Yen. Ayon sa mga netizen, kumain si Yen at Paulo sa Lemon and Olives noong August 27. Pero malinaw din daw na kumain sa Japanese restaurant sa Baguio si Paulo noong August 25. Kung lihitin mo ang litratong may kasama siyang babaeng kumakain sa Japanese restaurant, ipinunto ng netizen na may pagkakaiba sa sinabi ni Paulo na isang araw lang silang nagkasama ni Yen sa Baguio. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!